Itong nakaraang araw nga ay nagkaroon ng hearing sa Senado kung saan binatikos ng mga senador ang paliparan dahil sa masikip, mainit at sirasirang elevator sa loob ng terminal. Kasama pa rito ang maruming palikuran. Mga sirang escalator, maruming banyo at masikip na terminal. Ilan lang yan sa mga problema sa mga paliparang inusisa sa Senate Committee on Public Services kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Naawa ko sa mga senior citizens. Was there puno yung elevator. There's only one elevator, right? Goes up and down. So they have to drag their bag down to the ground. Escalator. Ipinakita ni Senate President Meg Zubiri ang isang video ng hindi gumaganang escalator sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Gate ni Zubiri, napipilitan ng maraming pasahero, kabilang ang mga senior citizen na gumamit ng hagdan kahit bit-bit ang kanilang mga maleta. Isa lamang po yan. You know the escalator from the EF3 when you go down? It's been busted for the last 5 months, I think. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, kaugnay ng estado ng ilang paliparan sa bansa, inamin ng Manila International Airport Authority na unserviceable na ang ilang elevator at escalator sa Terminal 2 at 3 ng NAIA. Paliwanag ng MIA, dinala na nila ang issue sa contractor na Mitsubishi. Pero nagka-delay daw sa pag-deliver ng spare parts, kaya bumili na lang ang ahensya ng bagong spare parts sa iba para mapagana ang mga escalator. Ayusin na po namin yon. Kasi nakikita ko, naramdaman ko rin po yon. Ang hirap po bumaba doon. You notice it because there's only one. It's the only one way to go down. Either the elevator or that stairs or that escalator. It's a bottleneck there. I think that's also a design flaw of that NAIA 3. Target daw ng MIA na maisaayos ang mga escalator at elevator bago i-turn over ang airport sa pribadong concessionaire sa September. Pero maging sa mga paliparan sa ilang probinsya, perwisyo rin ang nararanasan ng mga biyahero. Sa Lagindingan Airport, halos wala na umanong maupuan ng mga pasahero dahil siksikan sa terminal. Maging ang mga banyo, napakarumi at maputik rin. Ang sikip ng airport, you know, my wife takes that every week to go home. I take it once in a while and I see the airports pagdating doon, punong-puno ng tao. Yung mga foreigners, Madam Secretary, the foreigners are standing. The aircon are not working. Ayon kay Iloilo Mayor Jerry Treñas, ganyan din ang sitwasyon sa kanilang paliparan, pati raw mga aircon. Hindi na gumagana. Nabigyan na raw sila ng pondo para maipagawa ang mga ito. Pero hindi raw nila magamit dahil kailangan pa ng Memorandum of Agreement sa Transportation Department at Civil Aviation Authority of the Philippines. May mga interesado na rin daw mula sa pribadong sektor na pumasok sa private-public partnership. Kaya ang tanong ni Treñas, bakit hindi na lang payagan ng PPP? There are interested parties for this airport. If government cannot spend for this, we can go PPP. It's a mode allowed under the law. Yan din ang tanong ng ilang senador. I don't know what's taking so long for this to be decided. Because it feels like, obviously the government can't handle all of this. So what is hindering us from granting these PPP projects to a capable conglomerate that can deliver? Sabi ni Zubiri, may mga negosyante nang nagre-reklamo sa kanya dahil sa napakahaba at matagal na proseso ng awarding sa mga airport. They were complaining that they are officially published na. This is how bad it is. They officially published already the start of the Swiss Challenge. Under the law, ano yan? 90 days ba yun? 90 days? 90 days sa Swiss Challenge. Until now, they're not giving the end date. Tapos na yung 90 days. Magtatapos na itong May. Pero they're saying, no, hindi pa nag-umpisa. Ayon sa DOTR, nagkaroon ng delay dahil sa bagong PPP code na inilabas noong April 6. Pero patuloy naman daw ang mga negosasyon. Yung mga nakaschedule na rin daw ng mga pagpapagawa ng mga sirang pasilidad sa mga airport. Paminsan-minsan nga rin ay magandang napag-uusapan ang mga ganitong issue. Para naman na-action na ng gobyerno kung ano ba ang mga problemang dapat i-address sa loob ng paliparan. Isa nga lang ang napansin natin, madalas ay wala sa topic ng kanilang discussion ang mga nangyayaring nakawan sa loob ng paliparan. Isa nga rin to sa kahihiyan ng ating bansa, lalong-lalo na sa mga turistang pumapasok sa ating bansa. Katulad na lamang ng isang British national kung saan nasa loob siya ng paliparan at nakapila na nga ito sa may X-ray machine ay nanakawan pa ito.
Nasalisihan at nanakawan ng sling bag ang isang British national sa NAIA Terminal 1. Hinala ng Manila International Airport Authority, isang sindikato ang nasa likod ng pagnanakaw. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Ininspeksyon ng mga security personnel ng NAIA Terminal 1 ang X-ray machine na ito noong Sabado, March 2. Sa makinang ito sinasabing pinadaan pero hindi na nailabas ang sling bag ng isang British national. Hinala ng dayuhan, ninakaw ang kanyang bag. Base sa investigasyon, BBI na palondo ng dayuhan kasama ang pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabihan na sila ng isang grupo na nagatid din umano ng isang pasahero. Nasalisihan umano ang British national habang nasa X-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Hindi pa ibinigay ng Manila International Airport Authority ang kopya ng CCTV sa media. Pero nakita na raw nila ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, no, mapapansin po natin na sanay-nasanay at talaga pong may sistema po sila. Mm-hmm. Magmula dun sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Laman ng bag ang wallet, cellphone at ID ng dayuhan. Nakatuloy pa rin naman ang British national sa kanyang biyahe dahil hindi naman natangay ang kanyang passport at plane ticket. Tinutukoy na ng mga otoridad sa airport ang pagkaakinanlan ng mga suspect. At kung hindi nga ito mabibigyan ng pansin ng gobyerno, ay paulit-ulit lang itong mangyayari sa ating bansa. Pag may mga ganito kasing nangyayari sa ating bansa, particular sa loob ng airport, ay after nga nito mabalita, ay doon na lang natatapos ang kwento. Sana man lang ay magkaroon ng update para naman maisip ng mga nabiktima na mayroong mga pagpapahalaga o tulong na binibigay sa kanila ang gobyerno. Kasama na rin dyan ang mga Pilipino OFW na biktima ng nakawan sa loob ng airport, particular sa NAIA. Nangyari sa ano ko, luggage ko, okay siya sa Manila, at ngayon, panino ko. Laki oh, dalawang kamay ko din pumasok.